Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Ngayong umagang ito mga bossing ko ng Lunes, kailangan kayo po mga bossing ko ay simulan po natin ng masaya, positibo, at huwag po kayong dadaing mga bossing. At absent po muna tayo sa mga balitang hindi ganun kagandahan na ikalulungkot po ninyo. Dahil maaaring malungkot kayo ng buong isang linggo at maging negatibo po kayo mga bossing at marami problemang pinagdadaanan or pagdadaanan. Ngayon pa mga bossing, magsuot ka ng mga magagandang kulay, masasayang kulay. Huwag kayong magsusot ng initiman ngayong araw na ito at huwag din purong puti. Dahil alam niyo naman kung saan po yung ginagamit. Ang kulay na yan ay sumisimbolo ng kalungkutan mga bossing. Pero may mga tao na mahilig sa mga ganyang kulay. Pwede kang magsuot mula Martes hanggang Linggo kung gusto po ninyo. Huwag lang po Lunes. Parang bagong taon po yan mga bossing nyo sa unang pasok. Sa unang pasok ng taon, kailangan na kulay pula para sa lubungin ng masaya at laging positibo sa buhay. Kapag naman po Monday, kailangan tayo po ay sa lubungin po natin ng masaya, punong-puno ng pag-asa at kayo po mga bossing ko ay umabsent po na sa mga negatibo para buong isang linggo na panay positibo ang magiging balita po ninyo. At hindi kayo ma-high blood at hindi po kayo mamalasin mga bossing. Kaya ako pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, magsabit po kayo ng ganito sa inyo pong main door para walang alinlangan ang swerte na ninanais ninyo ay mapa sa inyo. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magatong mga pamamaraan, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Dati-dati, ako po lagi ay wala po akong sinasantong araw. Kahit siyang po'y bagong taon din, nagsusot ako ng itim. Kahit alam ko po na hindi tama, masyado bang basaway mga bossing. Kaya, ang dami ng mga pagsubok na dumating. Kaya, kumbaga, binagubago ko po ito at in-apply ko lahat ng aking mga nalalaman. At yun nga po mga bossing ko, lagi kong sinasabi, nagmumula-mula sa akin ang pagiging positibo, lagi ko ibinubukas sa akin pong bibig. Lalo-lalo na kapag ako nasa trono, kasi syempre pag nasa CR ka, nagsosolo ka lang dyan, lagi ko binubukas sa akin pong bibig yung kaya ko to, malalampasan ko to, magiging okay ang lahat. Magtatagumpay ako sa buhay, ganun po mga bossing. Halimbawa, kayo po yung may pagsubok na pinagdadaanan, huwag nyong ibubukas sa bibig, huwag nyong idadaing, huwag nyong ring iisipin. Ipagdasal nyo po yan sa mahal na Panginoon, dyan nyo po i-release ng i-release kung ano may mga pagsubok nyong pinagdadaanan, kung ano man yung nagpapabigat ng inyong kalooban, hanggang mapansin nyo po ang gaanan ang nasa kalooban po ninyo na parang wala kang problema, bagamat meron, pero hindi nyo na siya iniinda. Ako nga po mga bossing, kapag inisip ko na inisip yung problema ko, sumasakit ang aking ulo, tapos lalo kung hindi ko na sasusolusyonan, pero kapag dinedma ko po siya, tapos lalo sinasabi kaya ko to, malalampasan ko to, bigla na lang ako nakakaisip ng mga ideas kung paano ko susolusyonan ang problema ko mga bossing. Hindi ko pinipresyo ng aking sarili. Kaya minsan, ako po ayoko na yung sisihan, yung bang tipo na, kasi ganito, gusto ko solusyon na kaagad, ayoko na yung sisi-sisi, huwag na yung mga panghinahinayang. Kasi yan kumbaga yan na yung problema. O kaya, kalmado ko lamang, maiisip ko rin niya kung anong magiging solusyon ko dyan. Ganun po mga bossing. Ganun din po gawin po ninyo mga bossing. Lalo-lalo na kung sumasakit na ang ulo ninyo kakaisip. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong action share na ito? Ganito po mga bossing. Kailangan po natin ng cinnamon stick. Ang cinnamon stick, mabibili nyo sa online. Pero kung wala ka pa kang ganito, edi yung iba na lang po na ibang pampaswerte na meron po kayo. Tapos, umorder po kayo ng ganito sa online. Murang halaga lang po ito mga bossing. At pagkatapos, kumuha po kayo mga bossing ko ng dahon ng laurel. Isulat nyo dito sa dahon ng laurel ang lahat ng mga pangarap nyo or ibulong nyo ang lahat ng mga pangarap nyo. At pagkatapos, ito po, iikot nyo pong ganyan sa ating cinnamon. Talian nyo po ito ng sinulid. Talian nyo sinulid na pula or kaya po green or kaya ay dilaw. Yun po yung mga masuswerteng kulay mga bossing. Kung mapapansin nyo mga bossing, mula ngayon, ganito na yung itsura ng kuko ko. Ito yung gusto ko mga bossing kasi nandito na lahat yung mga gusto kong kulay. Unang-una, paborito ko ay kulay pula, sumunod ay dilaw, sumunod silver. Ayan, kumbaga nandiyan na lahat mga bossing. Kaya ito yung gustong gusto ko mga bossing, itong kulay na ito. Ngayon po mga bossing, naisegue lamang kasi ang mga kulay na yan, swerte po yan. Pula, dilaw, green, swerte rin po yan. Ngayon pa mga bossing, kasi ang silver, pantaboy ng kamalasan. Ay, kulang pala ito ng green. Susunod may green po ito mga bossing. Ngayon pa mga bossing, o siya, ayan. Talian nyo po siya. Habang tinatalian nyo po ito, nakaharap ka sa may silangan. Kasi ito ang silangan po namin. Kaya laging dito ko po siya sinasabi na dito po kayo harap kasi silangan po namin to. Ngayon pa mga bossing, kumuha ka ng
sinulid, habang tinatalian niyo siya na sinulid, paulit-ulit niyong binubukas sa inyong pambibig ang lahat ng mga pangarap po ninyo. At pagkatapos, ibilad niyo po siya sa sinag po ng araw, mga bossing, hanggang alas 8 ng umaga. At pagkatapos po nito, itali niyo po siya sa may main door po ninyo or kaya sa may bintana ninyo kung saan kayo ay natutulog. Obserbahan niyo po ang mga magaganap, mga bossing. Alam niyo po ba, napakasap sa pakaramdam once na meron kang tubig sa ilalim ng inyong pong higaan or kaya po sa bawat corner ng inyong tahanan ay may mga barya, may malaking bowl ka ng asin sa inyong pong main door or kaya may malaking kang bowl na asin sa inyong pong kwarto or kaya po sa inyong pong hapagkainan. Pasinin niyo po yan, mga bossing, mas magiging magaan yung dali ng swerte. Ganon din po ang bawang, mga bossing, sa hapagkainan natin at saka oranges. Mas magiging masagana po ang pamumuhay. Kung kayo po ay hindi po pa nakakaranas sa mga ganito at napakalinis ng inyong tahanan at wala pong bagay, wala man lang kayong dekorasyon na pang-attract or pang-alis ng mga kamalasan, pasinin niyo po, mga bossing, parang malungkot. Lalo-lalo na, kasi ako po, mga bossing, nasanay nga po ako sa mga pampaswerte. Kahit yung maliit pa po kami, mga albularyo, pumupunta kami sa mga albularyo, ay laging yun ang mga sinasabi. At yun nga po sabi sa akin, ako, nene, ikaw eh, huwag kang manalangin na masama, may cross ang dila mo. Huwag kang manalangin masama at tatalab iyan kagad. Kaya minsan naman, ang nanay ko, pasaway, pag halimbawa meron kami meron siya nakasama ng loob, inuutusan ako, manalangin ka na masama, sabi mo ganyan, hindi ko naman ginagawa, kasi syempre, masama po yun. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo pinaniniwala, na-segue lang dahil madaldal po ako, mga bossing. Pasensya na po kayo, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, i-mindset nyo na kayo magtatagumpay at hindi kayo mamanasin pa, mga bossing. At ayuda lagi ng salita ay mga magaganda. Huwag kayong dadaing, mga bossing. Minsan nalulungkot ako doon sa mga dumadaing. Kaya sinasabi ko, huwag kang dadaing, ipagdasal niyo sa mahal na Panginoon. Tapos lagi mo ibubukas sa inyong bibig, panay mga magaganda, mga bossing. Obserbahan niyo po yan, mga bossing. Buong isang buwan, huwag kang dadaing, panay magaganda ang sabihin niyo. So susunod na buwan, naku, mga bossing, ikaw ay matutuwa dahil sa dami ng surprise ang paparating po sa inyo, mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, asya, lumarga na po kahit subukan niyo po ito. Yun na po, mga bossing. Salamat po.